Sa iba pang balita, tradisyon na nga ang kaliwatkan ng party at kainan tuwing pong Pasko. Pero dahil nga po sa pandemic, maraming mag-anak ang nagpasyang online na muna ang kanilang reunion ngayon pong taon. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino, pinakamahalaga at espesyal na okasyon sa buong taon, ang Pasko para sa pamilya Marzan. Kuha ito ng Pasko ng 2018 na color-coded pa sila para sa kanilang taunang family photo, kasama ang mga anak at apo. Dahil aktibo sa simbahan, taon-taon din ang outreach program sila sa iba't ibang sektor na nangangailangan. Pero maiiba ang Pasko ngayong taon. Ito't pinaplano sa pamamagitan ng Zoom ang kanilang magiging pagdiriwang ng online Pasko. Pinakaingatan kasi nila ang kanilang inang sinanay Imelda na 83 years old na. And Pasko sa amin is very, very special. Hindi lang kami nagsasama na buong pamilya. Mula pa sa simbang gabi, magkakasama na kami no, hanggang matapos. Online Pasko ang uso ngayon, no? So mag-online kami ng aming nanay, no? At saka mga kapatid sa iba-ibang parte sa Pilipinas. Malungkot na tila ba kinansela ng COVID-19 ang Pasko sa mundo. Naiindahin lalo natin mga Pilipino na pinakamahaba magdiwang ng Pasko. Pero ito raw ang mahirap na desisyon na kailangan gawin ng bawat pamilya sa buong mundo ngayong taong ito dahil sa hinaharap nating pandemya ayon sa World Health Organization. Because especially during holidays, especially during birthdays, especially during these family celebrations, we really want to be with family. But in some situations, the difficult decision not to have that family gathering is the safest bet. So everyone will need to take that decision. Paliwanag ng mga eksperto. Kapag may pagtitipon at pagkukumpulan sa isang lugar, lalo na mga taong bihira makita, nariyan ang kumustahan, kwentuhan, at syempre dahil Pinoy tayo, kantahan. You cannot prevent the influx of people in one area, okay? And that's where the risk will be higher. One is that you have higher dissemination of the virus because of more airborne and droplet. Hindi rin mawawalang kainan at inuman sa mga handaan lalo na kapag may buffet. Nariyan ang banta ng hawaan sa pagpapasa-pasa ng mga serving spoon. At kapag nagkaumpukan at nagkainuman, mas malamang magkakalimutan na sa minimum public health protocols. Pag nasa party ka, you seem to forget some of these important health protocols, especially pag tumatagal at saka in the middle of the night, you are also drinking and all those things. Very difficult to control. Ito rin ang tinutukoy ng Department of Health na baka ang mga party at reunion ngayong magpapasko maging super spreader event, lalo para sa mga carrier pala ng virus sa asymptomatic o mga walang sintomas at hindi nila alam na may dala silang virus. Ang super spreading is where the transmission of the virus is suddenly amplified. So ibig sabihin, kung halimbawa dun sa isang lugar, ang kanilang transmission rate lang ay sabihin natin na less than 1. But because of this event, it have led no to the increased transmission, amplified yung transmission, tumaas palalo. That is, a single person transmits the virus to a disproportionately large number of contacts. Nagpaalala mga eksperto na bagaman patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19, nariyan lagi ang panganib na muling pumalo ang kaso kapag hindi tayo nag-ingat. Tandaang hindi nag-holiday ang COVID-19, kaya kahit naka-holiday mode tayo, huwag pa rin kalimutan ang basic health protocols. Magsuot ang mask, panatilihin ang distansya, at ugaliing maghugas ng kamay. Ivan Mayrina, GMA News.